Karamihan sa relasyon na mag-asawa ay nagsisimula ng maayos at masaya, pero sa pagdaan ng ilang taon na pagsasama, hindi maiiwasan na may mga bagay na darating para subukin ang tibay ng mag-asawa. Ang iba ay nalalagpasan ng mga pagsubok, pero ang ibang pagsasama ay tuluyang nasira. At ito ang nangyari sa kwento na pag-uusapan natin ngayon. Ang kaso ay nangyari sa Las Vegas. Ang Las Vegas ay tinaguri ang Entertainment Capital of the World. Isa ito sa pinakamagandang lungsod sa mundo at marami ang mga Pilipino na naninirahan dito dahil sa mga abot-kayang pabahay at iba pang mga gastusin sa pamumuhay. At dito nga nakatira ang Filipino-American na pamilya na pag-uusapan natin. Sina Michelle at Nathan na matatawag na high school sweethearts. Nagkakilala ang dalawa nung high school sa Guam at nang makatapos sila ng high school ay tinanggap ni Michelle ang proposal ni Nathan. Sa loob ng isang taon, ipinanganak ni Michelle ang kanilang unang anak at dahil sila ay nagsisimula pa lamang ay lumipat sila sa bahay ng ina ni Nathan dahil hindi sapat ang kinikita nito sa kanyang pagtatrabaho sa hotel. Taong 2002, nagdesisyon na sumali si Nathan sa Air Force at parte ng buhay ng isang US serviceman ay ang magpalipat-lipat ng lugar o tirahan, pero hindi ito naging hadlang sa kanilang pagsasama. Kalaunan, lumipat sila sa Alaska at sa loob ng 4 na taon, doon sila nanirahan. Nagkaroon ulit ng anak ang mag-asawa at kalaunan ay nagpakasal sila. Inilipat ng commander ng Air Force si Nathan sa Arizona at makalipas lamang ang ilang buwan, siya ay napromote bilang isang staff sergeant noong 2007 at inilipat muli siya sa Nellis Air Force Base malapit sa Las Vegas. Pagkalipas ng 2 taon, hindi sapat ang kinikita ni Nathan sa Air Force para suportahan ang kanyang buong pamilya, kaya kumuha ito ng pangalawang trabaho. Dahil sa kanyang tiyaga at pagtitiis, noong August 2009, sinurpresa niya ang kanyang asawang si Michelle na nakabili ito ng isang bahay sa Mountain's Edge sa Las Vegas. Matapos makalipat ang buong pamilya sa bago nilang bahay, nag-volunteer naman si Nathan sa isang assignment kung saan madidestino siya sa Iraq. Noong June 2009, kasama ang ibang US serviceman, lumipad si Nathan papuntang Iraq. At ang 27 taong gulang naman na si Michelle ay naiwan kasama ang kanyang 4 na anak. Para masuportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya at para makatulong sa kanyang asawa, kumuha siya ng part-time job. Siya ay nagtrabaho sa kumpanya na tinatawag na EIN bilang isang telemarketer. Matapos ang 6 na buwan, umuwi si Nathan galing Iraq at ipinagpatuloy naman ni Michelle ang kanyang part-time job at habang nagtatrabaho ito ay pumapasok siya sa isang school para maging isang beautician. Para sa mga hindi pamilyar, sa United States ay kailangan mo ng lisensya para maging isang beautician. Noong 2010 ay ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang 12 taon na pagsasama at para sa mga nakakakilala sa kanila, sila ay may perpektong pagsasama. Pero ilang araw lamang matapos makauwi ni Nathan galing Iraq, isang trahedya ang nangyari. Ang babae na nasa linya ay ang asawa ni Nathan na si Michelle. Habang hinihintay nila na dumating ang ambulansya, tinulungan ng 911 operator si Michelle na bigyan ng CPR ang kanyang asawa. Naitakbo pa sa ospital si Nathan noong 11:47 PM, pero sa kasamaang palad ay nasuwi din ito noong 12:29 na madaling araw. At siya ay 28 taong gulang pa lamang. Agad ipinaalam ni Michelle ang masamang balita sa kanyang mga bilan at talagang ikinagulat ito ng kanyang pamilya sa Guam. Wala namang sinayang na oras ang Las Vegas Police Department at agad silang nagsimula ng investigasyon alauna ng madaling araw. Nagsimula sila sa lugar ng pinangyarihan at ayon sa pahayag ng mga pulisya, hindi sila malimit sa lugar ng pinangyarihan ng kaso dahil ang lugar na tinitirhan ng Pait family ay isang tahimik at kilala na isa sa mga ligtas na lugar sa Las Vegas. Kaya ikinugulat nila ang nangyari kay Nathan. Ayon sa initial na investigasyon, tiningnan nila ang angulo na baka isa itong kaso ng carjacking, pero agad nila itong isinantabi dahil nakita nila ang cellphone, wallet at susi ng sasakyan ni Nathan na naiwan sa loob ng garahe. Maging ang sasakyan ay nasa loob din ng garahe. Wala rin silang nakita na nawawalang gamit sa loob ng sasakyan o maging sa loob ng garahe.
Agad nilang naisip na ang nangyari kay Nathan ay sinadya at talagang tinarget ang US serviceman. Ayon sa salaysay ni Michelle, araw-araw ay umuwi siya galing trabaho ng alas 3:30 ng hapon, pagkatapos ay papasok siya sa eskwelahan. Umuwi siya sa kanilang bahay ng alas 10:30 ng gabi. Meron silang apat na mga anak kaya naghahalinhinan silang mag-asawa sa pag-aalaga at pagbabantay sa mga ito. Pagkatapos niyang makauwi ay si Nathan naman ang magtatrabaho sa gabi at siya ang maiiwan sa mga bata. Umaalis ito papuntang trabaho sa Nellis Air Force Base mga 10:45 gabi-gabi. Pero noong December 1, 2010, sinabi niya na nag-iba ang kanilang routine. Dahil sa hindi niya magandang pakiramdam ay umuwi siya galing eskwelahan ng alas 5:30 ng hapon. Nakatulog siya ng alas 7 ng gabi kasama si Nathan at ang mga bata. Pero ginising niya ang asawa dahil hindi ito nagising sa alarm. Agad naman nag-asikaso si Nathan at tinawagan ito ang isa sa kanyang mga katrabaho sa Air Force Base para ipaalam na malilate siya. Ayon sa kanya, nang matapos ang asawa na magbihis, pumunta ito sa garahe nila para bumiyahe na. At nang marinig niya na bumukas ang kanilang garahe, ay bumalik siya sa pagtulog pero ilang segundo lamang ang dumaan ay nakarinig siya ng dalawang putok ng baril. Sa takot, hindi siya lumabas agad para protektahan ang kanyang mga anak sa loob ng bahay. Ang sumunod na nangyari ay nakita niya na bumukas ang pintuan ng kanilang bahay at nakita nito na pumasok si Nathan na duguan. Bumagsak ito sa kanilang sahig at dito na siya tumawag ng 911 para mag-request ng ambulansya. Nang matanong ng mga detective kung meron ba silang problema mag-asawa ay sinabi ni Michelle na kahit hindi sila gaano nagkikita mula Lunes hanggang Biyernes dahil sa kanilang pagtatrabaho at pag-aasikaso sa kanilang apat na anak ay wala silang problema mag-asawa. Idinagdag niya na bumabawi sila mag-asawa sa kanilang mga anak tuwing weekends. Tiningnan ng mga detectives ang cellphone ni Nathan para i-check kung nambababae ba ito pero ang nakita nila ay isang mapagmahal na ama at asawa. Ang halos laman ng kanyang cellphone ay mga video at pictures ng kanyang apat na anak at asawang si Michelle. Wala silang makita ng ibang leads kaya binalikan at kinausap ulit nila ang asawa nito na si Michelle. At katulad ng kanilang nakita sa cellphone nito, sinabi ni Michelle na isang tapat na asawa si Nathan at napakabuting ama sa kanilang mga anak. Idinagdag niya na meron silang pangako sa isa't isa na kung matutokso man sila ay pag-uusapan muna nila ito. Inamin niya na ang tanging problema nila mag-asawa ay ang pera. Sinabi ni Michelle na madami silang bills na hindi nababayaran dahil matagal siyang walang trabaho at hindi sapat ang sinasahod o kinikita ni Nathan sa Air Force para makover lahat ng kanilang gastos sa bahay at pangangailangan ng kanilang apat na anak. Nilinaw din ito na hindi siya naniniwala na mayroong pinagkakautangan si Nathan. Ayon naman sa salaysay ng mga kapitbahay ni na Michelle, nang gabi ng insidente ay nakakita sila ng isang tao na tumatakbo papunta sa isang sasakyan na Black Cadillac CTS. Nang tinanong nila si Michelle kung may kakilala ba siya na nagmamay-ari ng black na sasakyan, ay ibinigay nito ang pangalan na Michael Rodriguez. Si Michael ay nagtatrabaho din sa EIN kung saan nagtatrabaho si Michelle. Nang chinek ng mga pulis ang background nito sa kanilang database, ay nalaman nila na meron pala itong record ng felony at dating isang bilanggo. Dinala ng mga pulis si Michael sa istasyon ng mga pulis at ibinigay nito ang kanyang alibi noong oras na pinatay si Nathan. Ayon sa kanya, may kasama siyang babae noong oras na yon at nag-date sila. Kalaunan ay nag-check-in sila sa hotel ng alas 10:30 ng gabi. Ipinakita niya ang cellphone video na magpapatunay na kasama niya ito at para mawala ang suspecha ng mga pulis sa kanya, ibinigay niya ang cellphone number ng kanyang kadate sa mga investigador. At nang makontak nila ang babae, ay kinumpirma nito na magkasama nga sila noong gabi na yon. Isang linggo ang lumipas at wala pa rin malinaw na lead ang mga investigador hanggang isang araw, ang babae na nasa alibi ni Michael ay pumunta ng police station. Sinabi nito na nakilala niya si Michael sa kanyang kaibigan na si Jessica Austin, nakasintahan naman ni Corey Hawkins. Si Corey at Michael ay nagkakilala habang sila ay nasa kulungan dalawa. Ilang araw bago ang pagpatay kay Nathan ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Jessica para makiusap kung pwede siya ang maging alibi ni Michael ng gabi ng December 1 dahil sinabi nito na sina Corey at Michael ay magnanakaw sa isang dealer ng droga.
Hindi siya nagdalawang isip at pumayag siya dahil ang alam niya ay ang biktima ay isang pusher. Kapalit ang pagpayag nito na siya ang maging alibay ay pinangakuan siya ng mga ito ng $5,000. Ayon sa pahayag niya, hindi talaga sila pumunta sa hotel ni Michael bagkos ay noong gabi ng December 1, pumunta siya sa apartment ni Jessica at Corey at doon niya nakita si Michael. Di umano ay umalis ang mga ito para magnakaw sa pusher ng droga at bumalik ng alas 11:30 ng gabi. Pagkabalik nila sa apartment ay agad nilang itinapon ang kanilang mga damit sa fireplace. At dahil sa pasabog na ito, binalikan ng mga investigador si Michelle para sa katanungan tungkol sa kanyang katrabaho na si Michael. Dito na isinalaysay at inamin ni Michelle na ang perpektong pagsasama na nakikita ng mga taong nakapaligid sa kanila ay hindi totoo. Sa katunayan, sinabi ni Michelle na hindi siya binibigyan ng atensyon ng kanyang asawa at ito ang nagtulak sa kanya na hanapin ito sa ibang lalaki at ang lalaki na nagbigay sa kanya ng atensyon ay ang kanyang katrabaho na si Michael. Inamin niya na meron siyang relasyon kay Michael at ilang beses na may nangyari sa kanila habang nasa Iraq si Nathan. Pero nilinaw nito na hindi ito matatawag na pakikiapid o pagtataksil kay Nathan dahil ang kanyang relasyon kay Michael ay purong sexual lamang. Inamin din niya na hindi niya alam na si Michael ay isa palang ex-convict. Idinagdag niya na nagkaroon ng interest si Michael sa military benefits ng kanyang asawa at ayon dito, kinumbinsi siya ni Michael na idispatch siya ang asawa, total hindi na siya masaya at may problema sila sa pera. Sa loob ng 6 na buwan habang nasa Iraq si Nathan, hindi niya alam na pinagpaplanuhan na pala ng kanyang asawa ang pagligpit sa kanya. Sa pag-amin niya sa mga investigador ay pilit niyang itinuturo na ang mastermind sa pagpatay ay si Michael at wala siyang kinalaman sa pagplano. Itinanggi din niya na kilala niya ang mga kasabwat nito na sina Corey at Jessica. Piniyagan ng Las Vegas Police Department na umilis si Michelle sa estasyon at dumalo sa burol ng kanyang asawa. Pero nang makalabas siya ng pintuan ng police station ay hindi na niya kinaya at umiyak siya. Sumigaw siya na gusto na niyang mamatay at naging hysterical siya. Kaya nagdesisyon ang mga police na dalhin ito sa isang psychiatric hospital para dumaan sa isang evaluation. Shock and sorrow as we mourn the loss of another son of Guam. Staff Sergeant Nathan Pyatt was murdered outside of his Las Vegas home on December 1st. His body arrived on island last week, and funeral services were held at St. Francis Church in Juntner. St. Francis was overflowing with friends and family who came to bid Pyatt one last goodbye. The church was also filled with mixed emotions. Anger, confusion, and mostly sadness could be felt through the silence that blanketed those in attendance. The 2000 Southern High School graduate leaves behind 4 children. Pyatt also leaves behind countless friendships and memories of the lives that he touched. He was always supportive. He was just easygoing, always smiling, always, you know, just hanging around with friends, easy-go-lucky. I would thank him for everything that he's done, you know, serving our country and representing Guam. And just thank him for just knowing him. Perez recalls speaking to Pyatt months ago, just before their 10-year high school reunion. One of Nathan Pyatt's regrets was that he would not be able to make it to the reunion to enjoy the company of the many friends he made growing up on Guam. Sadly, he makes his final return to Guam where his many friends and relatives got to see him once again, once more. Habang nangyayari ito, inaresto ng mga pulis sina Michael Rodriguez, Corey Hawkins at Jessica sa pagpatay kay Nathan. Nakatanggap ng tawag ang kapatid ni Michelle na naaresto na ng mga pulis ang 3 suspect pero sinabi ng mga ito na may isa pang posibleng suspect. At 2 araw matapos ang pag-aresto sa 3, ikinagulat ng kanilang pamilya na inaresto si Michelle bilang isa sa mga suspect sa pagpatay sa kanyang asawang si Nathan. 5 taon matapos ang pagpatay kay Nathan, nagsimula ang paglilitis sa 4 na suspect. Inilaban ng prosecutor na dapat parusahan ng death penalty si Michelle sa kanyang ginawa. Ayon sa kanila, si Michelle ay isang bored na may bahay kaya nang hindi na siya masaya sa kanilang pagsasama ni Nathan, gusto na niya itong idispatcha sa tulong ng kanyang boyfriend na si Michael Rodriguez para makolekta ang life insurance ni Nathan na nagkakahalaga ng $650,000. Sa takot na maparasahan siya ng death penalty, nag-plead siya ng guilty. Umiiyak at nagsusumamo ito sa mga jurors na bigyan siya ng mas magaan na sentensya para magkaroon pa siya ng pagkakataon
na makakuha ng parol para makasama ang kanyang apat na anak sa hinaharap. Pero matapos ang deliberasyon, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong pero hindi siya mabibigyan ng parol. Ito din ang parehong hatol na natanggap ng kanyang boyfriend na si Michael.